Hi guys, may love shout out sa ating lahat. Ayan, nagigigil ako. May love shout out sa ating lahat guys, sa Facebook at sa YouTube. Ayan guys. Medyo magpaparamdam na ako. Kahit nasa 2025 pa yung midterm election, no? Pero okay, karapatan naman din natin, especially sa akin, kasi nga ako'y taga Mindanao at taga Davao. So, siyempre, gusto ko nang bumalik ang mga Duterte. Gusto kong bumalik si Mayor Duterte, si Mayor Digong. Okay? Sana, manyari itong babalik na siya. Guys, lahat ng mga DDS dyan at lahat ng mga taga Mindanao at nagmamahal sa mga Duterte at especially kay President Duterte. Guys, tayo na yun sigurong itulak natin. Ulit babalik si President Duterte sa ating bansa. Kaya kung tutuusin lang, ang bansa na talaga natin ngayon is, ayoko naman sabihin na rubbish ang nangyayari sa mga ginagawa nila ngayon. Yung kongreso, yung senador, tungrisman at mga sinatog. Ah, di ba? Yung mga kongresman at ang mga senador ay wala na. Ha? Wala na. Kasi nga, hindi sila nakakapag-isip ng matino ngayon dahil ang gusto na lang nila ay i-impeach si Mayor Inday, si Vice President, nang dahil dyan sa tinatawag nilang mga fund na yan, na mga pera na yan, na mga, alam niyo yun, na ginagamit naman sa maayos. Ay nakakainis ba? Sabihin natin, paulit-ulit na lang, sabihin natin yung mga confidential funds na yan, na laging confidential funds ang pinag-uusapan. Pero guys, kung tutuusin, maliwanag na maliwanag sa mga sinasabi ni Presidente Duterte, guys, pinag-iisipan ko talaga na babalik ako sa politics issue. Pero alam ko, iingatan ko yung sarili ko na hindi ako malalabel kasi nga wala na tayong karapatang magsalita. Okay? Tayong mga Pilipino ngayon ay nakabusal. What I mean, binusalan tayo sa libel case. Okay? Hindi tayo pwedeng magkritiko sa kanila kasi nga kakasuhan kanila. Lalo-lalo na si Raffy Tulfo. Tumakbo ka pa sa pagka-senator, tumakbo ka pa at pumasok ka pa sa politics issue, hindi ka naman pala tumatanggap ng kritiko. O di ba? Mas parang nakakaano 'yan, di ba? Na it's something may fishy-fishy na nangyayari sa ating bansa. Kung tayo ay isang politician, kung anong mga critics na dumating sa buhay natin at sa mga sinasabi ng mga ating kabansa, dahil meron silang napupuna. So kung ako, isang politiko, kung anumang napupuna nila sa akin, okay, pakikinggan ko yan. Kahit kailan, ang mga bashers ko, ako'y nagsimula nung mag-vlog, yung mga bashers ko at mga haters ko, hindi ko sila binablock. Hindi ko sila tinatanggal. Sila yung sinabihan ko, kayo yung umalis kung ayaw nyo, i-block nyo ako, i-unfriend nyo ako, i-unfollow nyo ako, i-unsubscribe nyo ako, or kung hindi nyo talaga kaya, i-block nyo ako. Or otherwise, kung gusto nyong makinig, magtanong kayo, sasagutin ko. Diba? Yung nga iba, binumura pa ako, pero nilagyan ko pa ng heart ang mga mura nila. Sinasagot ko sila ng maayos, huwag kayong magmumura. Sasagutin ko ng maayos yung mga tanong nyo. Ganun ako, kaya lang na nahimik ako simula nung mga time na naandun ako sa mga kaaway ko sa social media, na marami akong kaaway sa social media, na mga nag-impisa yan sa mga fraud at mga scammers. Yun. So, nakafocus ako doon. Pero at this time, siguro, ibabalik natin ang mga Duterte, especially si Mayor Digong Duterte, na ibabalik natin sa ating pamahalaan. Kasi nga, kung wither-wither lang yun eh, laging pinag-uusapan at laging pinag didibatihan nila sa congressman, sa congress, sa senate, pinagdidibatihan ang pera.
budget, confidential funds, mga funds dyan. Pero yun naman pala, lumalabas na hindi pala manyayaring matatanggap yun ni Mayor Inday Sara o ni Vice President Sara yung confidential fund kung hindi manggagaling kay President BBM. I don't like to call it President. Really, kasi hindi ko na-feel na isa siyang presidente. Simula nung nakaupo si BBM, never kong na-feel na siya'y presidente. Ni man lang nagsalita, hoy, magsitigil na nga kayo dyan. Ang daming kinakaharap ng Pilipinas, hindi nyo nga natatanong eh. Diba? Hindi nga nila natatanong. O sasabihin niya, hindi nyo nga natatanong kayong mga nasa Congress. Kayo yung mga nasa Senate. Hindi ba kayo nakapag-isip kung anong gagawin natin para itong mga kababayan natin, mga kabansa natin, na wala nang maghihirap na parang isang dagang hirap na hirap. Hindi nyo ba naiisip kung anong ekonomiya na maganda para sa Pilipinas, kung ano, di ba? Na hindi na maghihirap lalo yung mga tao kung merong least fortunate, at least nakakain ng maayos dahil nakabili sila ng bigas. Hindi yung, guys, oo, makakabili nga kami ng bigas. Pero kung imbis dati nang bibili namin bigas tig-iisang sako, ngayon tig-limang kilo na lang sa sobrang mahal ng bigas, hindi talaga bumaba. Ang mahal ng mga bilihin. At huwag niyong dadaanin na mahal ang gasoline, mahal ang petroleum, mahal ang petroleum, mahal ang gasoline, mahal ang diesel. Kasi nga world market yan. Pero yung problema sa Philippines, yung mga produkto na nasa Pilipinas, pwede niya naman yung gagawa ng paraan. Pwede nilang gagawa ng paraan yan para sa mga least fortunate na people o mga nasa rural. Lalo magtanong sila. O meron namang mga nasa urban pero mahihirap. Ang daming squammy dyan. Ang daming squatters dyan. Magtanong sila, o kumusta na kayo? Ayos pa ba? Urban yan ha. Pero ang urban area ngayon, ha, nasa syudad ngayon, nasa city ngayon, yung mga urban ngayon ay tinatawag kung dati, pag sinabi mong urban, ayan, mga elites yan, mga oligarchs, mga rich, mga can afford o can afford. Pero ang rural ngayon, ay ang urban ngayon, ay poor. Mabibilang na lang sa daliri kung ilan ang rich kasama ng mga elites at mga oligarch. Pero mostly na nasa sa urban ngayon ay mga poor. Okay, totoo naman eh. Di ba? Ang Maynila ang pinaka-worst na naghihirap talaga. Yung buong Luzon, hindi na yung puntahan ng nasa bukid sa mga rural areas. Yung mga rural na mga yung mga nasa bukid. Mas masagana pa, boy, bakit? Meron kaming mga alagang manok, meron kaming mga alagang baboy, kambing, may mga alagang ganyan. Pero hindi kami, ayaw namin mag-alaga ng mga ahas, katulad ng nasa syudad. Ng mga politikong ahas. Ngayon, like Tulfo, ahas yan. Pagka kinikritics mo, wala kang karapatang magsalita. Kakasuhan ka na. Yan, ganyan. Hindi na kayo tatakbo na huwag kayong tumakbo ng politics. Huwag kayong sumali sa politics kung ayaw niyong makritics. Okay? Magtanong sila. Okay pa. Kasi may saging, may kamote, may balanghoy, may makakain dun. Sa rural, sa bukid. May mga tanim na corn, yung mais, at least. May palayan. Kami wala. Pero may nyog, may kopra, may saging. At least merong alternative. I-alternative mo sa kinikita mo na tulad ko na andito na nagpapadala sa pamilya ko. What if kayong nandyan sa Luzon, sa Metro Manila, na wala talaga? Umaasa lang sa mga trabaho nila na magkano lang minimum wage. Yung iban, di ba? Tingnan nila yon. Hindi puro away. Di ba? Puro debate.